Ay, napanood ko ho yung hearing na kung saan ay kaharap po ninyo si BP Sara. Opo. Opo. Ang tanong ho ninyo, ikaw ba ay naniniwala na dapat scrutinize ng House of Representatives ang budget ng Office of the Vice President? Mukhang pikun na kayo dahil hindi niya sinasagot ng diretso. Tama ho ba ako? Hindi po siya sumasagot, pero alam nyo, ito totoo lang, mas pikun ho sa akin si Vice President Sara. Pero hindi ho direkta kasi ang sagot niya. Napansin ko. Hindi niya sumasagot. Ayaw niya sagutin yung tanong ko. Napaka-simple lang ang tanong ko. Hindi, ang sagot ho niya, parang kayo nang bahala sa budget ng Office of the Vice President. Ang hindi niya yun. Iba sagot niya. Kinaulit ko sa kanya yung kanyang mga sagot mula pa nung umaga, wala na ba ibang sagot kundi yun lang eh. Nga, kaya ayaw niya sumagot ng yes or no, kaya pinaulit ko sa kanya yung sagot niya. Opo. Tapos pagkatapos yun, sinabi ko sa o, naniniwala ka pa rin. Sana sagutin mo yung mga tanong namin. Ay hindi pa rin nun niya nasagot. Nang diretso, diretso. Hindi pa rin po. Umiiwas po. Hindi ko alam po anong iniiwasan niya. Sinabi niya sa akin na ang tanong, sinabi niya sa chairman na kung ang tanong ko ay tungkol sa confidential fund. Sabi ko hindi. Sabi ko budget ang pinag-uusapan natin dito. Oho. Budget mo. Sabi ko, meron bang karapatan ang representante ng mga tao na scrutinize ang budget ng bawat ahensya? Yun po ang tanong ko. Opo. Hindi rin nung nasagot. Yan ang napapansin ko sa hearing. Hindi po ang sagot eh. Saan ho nagtapos ang inyong usapan? Wala hong tinapos yan, kundi diniter na yung kanyang budget. Yun. Okay. Pero ang hindi niya pagdalo naman sa hearing nung tungkol sa budget nitong nakaraan, sumulat na lamang ho sila kay Speaker Romualdez at maging kay Committee on Appropriations head na si Congressman Elizalde Co. Yun ho ba ay nabasa nyo? Anong katwiran niya doon? Hindi po, sapat yun. Sapagkat pag budget hearing, kung sinabi po ni Congressman Marcoleta, that is a time-honored tradition na kinakailangan pa pusisiin ang budget ng Vice President tulad ng budget ng Presidente. Sinabi ko din na it is a cherished tradition that whenever there is a budget hearing of any agency, that the very leader of that agency should be present. Yan po ay time-honored tradition. Iba naman ang Pangulo sa Vice President. Ang Pangulo po, mayroon siyang tinatawag nating Executive Secretary. Ang Vice President, wala po. Kinakailang humarap siya sa amin. Opo. Pero kaya lang, ang basa ko ho dito, kaya lang naging controversial ang budget ng Office of the Vice President kasi marami hong question na hindi nasasagot ni Vice President. Tama ba ako? Opo. Ayaw po niya kasi yung mga question na confidential fund mula pa noong 2022. Opo. Dapat lamang po niya sagutin yan sapagkat yan po ay kasama sa budget eh. At tinatulong naman sa kanya, ano pa ang ginawa ninyo sa perang ibinigay sa inyo sa confidential fund? Yun lang ang tanong. Kinakailangan naman sagutin niya. Hindi lang yata confidential fund ang kinikwestiyon sa kanya, Congressman. Doon na kami pupunta eh. Ako ang pupuntahan ko yung 2025 budget eh. Ako ang gusto kong itanong sa kanya. Ano ba ang gagawin mo sa MOOE? Give us a particular, the list of particulars that you will do for the MOOE. Pangalawa, yung social services. Tatanong ko din sa kanya kung anong paggagamitan ng social services. Opo. Ay malalaking budget ba ang nilaan mo dito ni BP? Malaki po. Compare po sa budget ninyo no kayo yung Vice President. Walang kwenta po yung budget nyo. Barya ho yung barya. Tsaka wala ho ka intelligence fund, kaya wala siguro kine-question. Ha?
wala akong intelligence fund ng mga panahon na yon. Wala kayo intelligence fund. Iuso nun, wala rin kayong confidential fund. Ipauso kasi napapansin ko ang intelligence fund na ngayon ay kahit anong tanggapan may intelligence fund. Eh noong mga panahon na yon ay ang armed forces lang yata ang merong intelligence fund at saka ang PNP. Yes. Oo. Kaya siguro naging controversial. Eh paano ho yan? So hindi ninyo ma-scrutinize ngayon ang budget ng Office of the Vice President kasi nga wala ho ang Vice President at wala ni isa siyang representative kung sakasakali para siyang wala sumagot. Po. Wala po. Parang binoycott nila yung aming budget briefing. Paano ba yun, Congressman, kung wala siyang budget at hindi nyo maaprobahan? Wala. Pugutan ng plenary yan. Kung hindi ko alam kung anong gagawin namin sa committee report na hindi nagkaroon ng budget briefing dyan. Natawag pa kami ng special budget briefing for the office ng Vice President. Hindi siya dadalo. Pag-uusapan na yan sa plenary, baka bigyan siya ng zero budget yan. Opo. Sa plenary, siyempre, magdidebate pa rin kayo. May titindig pa rin yan. Opo. The thing is, pagka minsan po kasi, hindi po nila alam ang kapangyarihan at mandato ng Kongreso. Okay. Kapag halimbawa, binigyan po namin ng zero budget. Ako naman po, hindi ko siya bibigyan ng zero budget as far as the PS is concerned. Tapos okay. Kung nasweldo po yan ng kanyang mga empleyado. Siguro, bibigyan ko ng zero budget yung kanyang social services dahil yan naman po, pwede niya pakiusapan ng DSWD. Trabaho ng DSWD. Social services. Opo. Opo. Okay. So, yung pansweldo na lang at saka yung operational budget ng Office of the Vice President. Yung pansweldo, talaga hindi mo pwedeng galawin yun sapagkat income po yun ng mga empleyado. Yes, mga empleyado. Okay. Nagkainitan din doon sa hearing, although wala kayo, yung tungkol sa tradisyon nga daw po na aprobahan kaagad ang budget ng Office of the Vice President, yun ho ang pinagigiitan ni Congressman Marcoleta. Kaya nagkainitan din doon, nagkasagutan. Sa akin, kung pag-uusapan po yung importansya ng time-honored tradition, mas mahalaga po yung time-honored tradition na dapat humarap sa amin ang pinaka-pinuno ng ahensya ng gobyerno. Opo. Yun ang time-honored tradition. At bilang more than anything else. Paggalang din sa House of Representatives. Yes. Oho. At saka ang pinag-uusapan nyo, Congressman, alalahanin nun natin. Pera ng bayan ho yung Congressman. Sorry ha. Accountable po kami dyan pag hindi namin binusisi yan. Ganyan nga. Ang taong bayan ang kikwestiyon sa inyo, hindi yung kay Vice President. Yes. Totoo yun. Totoo yun, kapatid. Opo. So, kailan ho ulit pag-uusapan yan? Meron pa bang naka-schedule? Wala pang date. Sapagkat wala next pa. Week, plenary debate na yan. Magbabakasyon na kayo. Kailan ba ang bakasyon na ng House, ng Kongreso? Last week ng September. Ayun. Kailangan na matapos by na yan. The first week of December, matapos po namin lahat yan, pati may cameral committee. Oh. No? At bipirmahan ng Pangulo. Pag hindi yan natapos ng December 30, re-enacted budget po na naman kami. Ako po. Okay. Tulad na nangyari nung panahon niyo ni GMA. Opo, opo. Lumayan! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan!